They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. I'm in! Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Mare. Yes, Mars! Dahil Wednesday na ngayon, iba, nako parang, alam mo yun, midweek na. Correct. Alam mo yung masarap na ganito kasi syempre papalapit na ang weekends. Nako masarap dito yung mga nagko-coffee bonding na kayo with your friends at yung mga families, di ba? Yes. Na pag-uusapan kung anong gagawin for the weekend. Nako, ito masarap niyong inumin, ang MX3 Coffee Mix. Nako, niyaya ko nga ang aking mga kaibigan. Oo. Si Alice. Alice Cow. Alicia Balatbat. Akala ko si Alicia Balatbat. Na magkape. Ano ba yung kape na yan, Mare? Eto na ang MX3 Coffee Mix. Ano ba meron dyan? Well, alam mo naman about MX3 Coffee Mix ay may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidants benefit at cholesterol free. Ito yung low acid coffee na may low calorie sweetener na ang tawag ay sucralose. Truly. Na hindi nakakapagpalaas ng blood sugar level at blood pressure. Correct, Mare. At syempre para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. Correct. At kapag may katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-888-8693. Cheers, miss! Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga! Huwag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yon! Happy Wednesday morning po sa inyong lahat. At syempre, bago tayo tuluyang magbigay ng ating mga chika. Correct. Sa arena. Naku, meron tayong babatiin, Mare. Sino ba yan, Mare? Nagba-birthday ngayon, si Miss Jop Delmo. Oh, hi! Happy birthday, Miss Jop! Fund, diba? Ay, talaga? Nagba-birthday siya ngayon from your PMOD family. Ay, diba? Bunga. At syempre, tuwing may birthday, lagi hindi pwedeng mawala ang ganitong klaseng tradisyon. A one, a two, a one, two, three, go! Birthday na ni Jop! Birthday na ni Miss Jop! Birthday ni Miss Jop! Ngayon! Get out! Happy birthday, Miss Jop! Si next bomb si ate mo. Happy birthday po, Miss Jop! Diba? Yes! Naway magpaalog po kayo ng baso ni Maria. Ganon. Oh. Sa baso ni Maria. Lahat tumutumba. Tama! Happy birthday po, Miss Jop, from your PMAD family and from Energy FM po yan. At syempre, eto na, naku, itong pinakaantabayanan ng lahat, ang ating Chika sa Arena! Oh, di ba, mainit na pinag-uusapan habang napapanood natin si Austin Taylor Reeves. Nakalaro ang ating kababayan, di ba? Correct. Nakakaloka yan. Naku, eto na, Mare. Tunghayan na natin dahil ngayong araw na ito o mamayang gabi, magsisimula na ang best of 7 games para sa 49th season ng Governor's Cup ng PBA, kung saan nga naman pasok na ang apat
na mga kuponan sa bawat grupo na magko-crossover. Na talaga? Sa crossover fight. Ganoon na. Sa group A ay talagang anuman pasok na maglalaban-laban para sa quarterfinals na best of 7 games na ito. Sa group A ay ang Talk and Text, Meralco, Magnolia at ang grupong Converge. Samantala naman sa group B, ang Rain or Shine, San Miguel, Ginebra at ang NLEX ang maglalaban-laban at pumasok na nga sa top 4 teams na uusad para sa quarterfinals. Bagamat alam naman natin noong isang araw ay nabalot ito ng kontrobersiya matapos kasing talunin ng Black Waters ang koponan ng Rain or Shine na mahigit 20 puntos na inaakala ng lahat ay mapapalitan nila ang NLEX sa pang-apat na pwesto sa pagkat datapot sa makatuwid. Ay hindi yun nangyari dahil nga sa point system. Diba? Kumbaga parang kasi tinalo pala sila nung previous games ng grupong NLEX. Kaya mas naging bearing yung pagkakapanalo ng NLEX against sa Blackwater. Correct. Kahit pa nagpakita na at naghalimaw pa nga ang kanilang import. In fairness, mare, 64 points ang ginawa ng kanilang import. Mm-hmm. Diba? Na nakakaloka. Pero hindi pa rin nakatulong para tuluyan silang makausad at makalaro sa quarterfinals. Bagamat eto nga pinakamagandang istorya ngayon sa 49 season ng Governor's Cup dahil last Filipino Cup season ay medyo lang ulelat nga naman ang grupong Rain or Shine at ang Converge. Pero sila ngayon ang magtutunggali at nakausad sa quarterfinals. Marating kaya nila ang tugatog ng finals? Diba? Well, malalaman natin yan dahil mamayang gabi magsisimula ng magbakbakan ang koponan ng TNT versus NLEX sa first game. At syempre, ang koponan ng Magnolia versus Rain or Shine para sa first game of best of 7 para sa 49 season ng Governor's Cup ng PBA. Papakabongga naman yan. Pero marito, congratulations lang. Congratulations sa ating Paddle Filipinas. Paluan. Hindi paddle. Iba pala yung paddle na paluan. Paddle, ito yung parang ano, rowing, ganon? Hindi. Para siyang tennis. Yung maliliit yung ano niya. Parang table tennis. Maiksi yung hawakan. Paddle ang tawa. Paddle. So, na-inform ako, diba? Ayon sa founder and president ng Paddle Pilipinas na official federation ng sports sa bansa, table tennis, nagpapasalamat si Senator Pia Cayetano sa lahat ng sumuporta sa team na nanalo ng 30 out of 34 matches. Sa torneo. Ayan. Congratulations. Ito, basahin natin isa-isa, Mari, yung mga members. Si Mar Joseph Serra, si Raymark Gulfo, Brian sa Arenas, Derek Santos, Attorney Duane Santos, Senator Pia Cayetano, ayan, Tao Yi Tan, ayan, si Marian Capadocia, Yam Garcin, Princess Jane Abukuhar, Alian, si L.A. Canyesares, Coach Jari Lavelle at si Coach Brian Casao. Ayan, congratulations. Ay, second kasali, place tayo, Mare. Kasali pala siya dyan. Yes. Alam mo, maganda yan, ano, yung mga ganyang senador. Pag alam niyo naman na tipong wala na kayong magawa, mag-sports kayo, ganyan. Correct. Kasi nagbabangay-bangayang kayo ng... Nagsasayang kuryente. Nagsasayang kayo ng airtime, ganyan. Klaka. Ngayon sa naman panggigilan niyo si Alice Go, tigilan niyo na. Hoy, hindi ka mananawagan na tigilan na nila. Hindi, di ba? Kasi ang dami-dami naman problema na pwedeng ayusin. At mo ito, di ba? Mas, alam mo yun, at least nagbigay ng karangalan sa bansa. Di ba? Second place, not bad. First place. Ah, first place ba? Oo. In fairness. Congratulations po sa inyo. Di ba? Nang bongga. Ah, second place nga. Diba? Sa first Asian Pacific Paddle Cup. Ginugulo mo na naman yung utak ko eh. Thank you sa information, diba? Senator Pia Cayetano. Correct, di ba? Thank you so much po sa inyong lahat dyan. Congratulations sa buong team na sumabak dyan sa larangan ng sports. Yes. At bago tayo tuluyan magtapos, aba, akalain ba naman? Speaking of good news, well, eto lang naman ang magandang balita. Dahil tinanghal bilang Best Sportsbook Operator ng 2024 Sigma Asian Awards ang Arena Plus, diba? Dahil kaastig natin dyan ang ating mga basketball sensation sa mundo ng PBA, ang ating Pinoy Pride.
na si Scottie Thompson. At syempre, ang Pinoy pride din natin na umariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. At nakikita nyo sa ating monitor, ang newest endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. Yes! Diba? Nakakaloka, Mare. No? Kaya naman, Pangga, i-download na ang Arena Plus sa inyong App Store and Play Store, and you can also watch sa arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po muna natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako. Ito namang ichichika natin for today's video. Ano yun? Mukhang nagkaroon ng sports. Charot, hindi, wala naman. Kasi nga, di ba, ngayon, napapansin ng mga Utauchi Mare, yung bangs mo na kumapal today. Betty LaPay. Taray. Miss Minchin, ganon. No. Nakahilo Kitty ako, Miss Minchin. Correct. Oh, para akong ano, jugsugweta na ano. Antaray, na-trip. Ano. Lumusog yung Hello Kitty. Wow! Ganda mo, Pacman, ha? Huwag ka dyan, huwag Feifei, ha? Ganyan. Diba? Sige na, magkwento ka na. Ano nga, chika? Excited na ako. Dahil nga nowadays, parang napapansin ng mga Utauchi, ang pagkawala naman, pansamantala, ni Barbie Imperiala sa seryeng Batang Quiapo. Dahil? Ay, itong nasagap natin, chika. Dahil hindi naman dahil sa umayaw or nag-leave lang, leave of absence. Bakit? Dahil, hindi ka, alam mo, talaga kahit naman ako mag-leave of absence, kung isasama ka ba naman sa bansang Italia? Ay, talaga? Nandun ni siya? Richard Gutierrez. Eh, di ba nagsishoot sila ngayon doon ng incognito? Oo. Isinama daw siya ni Richard Gutierrez doon sa bansang yun. Ang clingy naman ni Richard. Oo, di ba? Yung mga ganong aspeto. Kaya nga naman sabi ng ilan, ay, sandali muna, direkoko ha, dito muna ako sa aking love of my life. Ganyan. So talaga nga naman, na kahit pa sabihin na nga natin, kasi marami daw nakapansin na although hindi naman parte ng incognito si Barbie Imperial. Oo. Pero 'di ba may mga nakapansin na bakit nandoon nga naman? Eh 'di ba nandoon sila kasama ni sila Daniel Padilla, nag-shoot kasi sila doon. Pero baka ni-request nga ni Richard. Eh syempre nga naman, ito lang siguro yung moment nila para alam mo yung makapagbakasyon, makapagganyan. Na. Although wala pa naman daw inaamin yung dalawa na formal na pag-aamin tungkol sa kanilang so-called relationship, pero wala rin naman daw pag-deny. 'Di ba na nakakaloka. Pero Mare, 'di ba hindi pa naman ano, Analda. Oo. Ito yung nasagap natin. Mukha daw yatang kasi parang pinoprocess na daw ngayon yung annulment daw ni Richard Gutierrez kay Sara Labate. Naalala mo nung ano? Naalala mo nung nagkita-kita tayo nila Sara Labate sa sa Bingo Plus. Correct. Na. Parang yung una. Ano naman siya, di ba? Fresh, happy naman siya, di ba? Mas sumeksi, mas bumanda, di ba? Parang feeling ko naman, Mari, kahit naman magkatuluyan or ano magkaroon ng ano ng relasyon sa pagitan nitong si... Wala magkakaproblema. Parang wala. Siguro wala namang paghahabol. At saka 'di ba may mga chika-chika na parang na parang nalilink na din itong si Sara. Kanino? Sa isang non-showbiz. Ay, talaga ba? May mga chikang ganon, pero syempre hindi naman walang kumpirmasyon. Walang kumpirmasyon. 'Di ba wala naman sigurong masama or talaga malin ba naman natin kung nag-usap na sila mutually na may pinag-agreehan na sila ng mga bagay na okay ganito na tayo sige. 'Di ba mag-co-parenting tayo sa ating mga Junakis, 'di ba? Pero ganito na mag life. Baka may mga ganun moment, hindi ako nag-attribida ka. Baka lang naman kasi may pag-uusap na sila privately na hindi na isinapubliko. Kaya siguro ngayon, parang tipong medyo malaya na, na tipong naibabalandra na si ano si Barbie Imperial. Grabe, ibinalandra? Parang ano? O sige, parang winagayuwa. Concrete barrier. Ibinalandra. Hindi, kasi syempre pag may mahal kang tao, di ba, proud ka. Hindi mo naman ibabalandra. Hindi wala siya magiging dyke ganon. Winagayway, hindi rin winagayway, mali. Kumbaga parang
ipinakita, isinapubliko. Oo, isinapubliko na. Kasi di ba, hindi na yun sila kung nari nangingimi na tipong, oo. Ay naka, hindi kagaya nung unang may mga nakakita, di ba? Sa Korea. Oo, na parang tipong, ah, bakit magkasama tong dalawang to? Although walang comment sa both parties, di ba? Mm-hmm. Pero ngayon kasi, nakita na naman siya dito kasi kasama nga siya ni Richard Gutierrez. Oo. Tapos at the same time, di ba, na medyo, oo nga, bakit hindi natin nakikita sa batang Quiapo, yung pala, nag-take ng leave of absence lang. Pero hindi naman magtatagal. Pero di ba bagong pasok lang siya doon? Oo. Tapos nag-leave na siya kaagad. Eh, wala. Pag-ibig eh. Oo. Pag-ibig, masdan mo ang iyong ginawa. O, oh, di ba? Sabi nga nila, love can move mountains. But not diba? Your bangs. Hindi ah. Mare, parang, sa tingin ko, mukha akong piloto. Parang kamukha ka ni Eddie Hill dyan, ganun. O, hindi naman tuwig. Yung mga ganong aspeto. Pero hindi, di ba? Kung magkakarelasyon man sila at magbubloom nga kanilang relasyon, then why not, di ba? Kasi wala naman din makakapigil sa mga taong nagmamahalan. Wala ba? Walo, di ba? Mm. Kahit pa sabihin mong ano, marami ang kontra. Tsaka mukhang boto si Tita Annabelle, so walang problemahin itong si correct, Barb. Correct, si Richard, di ba? Alam mo naman, kapag may ayaw talaga si Tita Annabelle, ayaw talaga. Si Rufa kaya, boto kaya? Malamang naman din. Kasi siguro, alam mo yun, Barbie Imperial is a very nice girl. Diba, mukha din naman siyang, alam mo yun, may pagmamalaki sa buhay. Bakit nung una gusto rin naman ni Tita Annabelle si Sarah? Hindi lang siya gusto ni ano. Ay, iba pala yung sinasabi ko. Ay! Hindi lang siya, hindi pala. Hindi pala siya yung artista na yun, yung hindi gusto ni ano. Uh-oh. Diba? Ni C. Ganyan. Iba pala, magkaiba pala yun. Kasi si C, di ba, jowa na nung isang ano basketball player. Di ba, na dating jowa ng Junakis niya na ayaw-ayaw niya. Pero itong si Barbie Imperial, mukha naman din. Kasi wala din naman siyang kinasangkutan na kahit na anong intriga, kahit na anuman ang ano. Yung bugbugan lang. Di ba? Siguro nakaka-relate doon si Tita Annabelle. Kasi ano eh, palaban. Lumilip. Drone yan. Ano yon tawag na siguro nakaka-relate si Tita Annabelle kasi palaban tong si Barbie. Kasi totoo naman din, 'di ba? Yun nga lang 'di ba, yung may mga nakaraan siyang mga nakarelasyon na hindi naman din talaga nagtagumpay. Pero malay mo, 'di ba, ito na kung sakali man totoo na may relasyon sila, baka ito na yung happy ending. Baka nag-ano siya ngayon na ito na yung maglalagay ng icing sa ibabaw ng kanyang cupcake. Hindi siya si Kim Chu. Ay, hindi ba ganun? Ang iba. Kanta niya ay this time I'll be sweeter. Ay, okay. Baby, can't you see? Meron akong what to see. Uy, iba yun! Iba pala. Iba putok. Ay ba? Di ba ganun yung kandang yun? At ang kumanta ay Nene from Bukawi. Tama. Uy, bawal ng watos. Sandi, Bulak. Wala nang paggawa ng papatok po doon. Sa mga taga-Bulacan, ng mga nanonood sa atin. Di ba? From my Kawayan to Dulo. Oh, hindi ko kabisado eh. Basta ang alam ko lang, Bungad may Kawayan. May Kawayan. Di ba? Ano nakakalok? Si Consi Miel, hello, nakikinig sa hello atin ngayon. Hello po sa inyong lahat sa mga nakikinig pa rin sa atin outside Metro Manila, sa mga Mega Manila skirts dyan. Hello po sa inyong lahat. Di ba? Nang bonggang si Sarah kaya, kailan kaya magkakaproyekto ng ano teleserye ulit? Namimiss ko na din siya makita sa ano. Sarah Hieronimo? Si Sarah Labate! Ah, okay. Asawa ni Richard. Eh, di ba nagmamodel-model siya ngayon? Alam ko yun yung ano niya, parang more on parang editorial model muna siya ngayon. Yung parang mga ano, parang mga heart evangelista ang peg, mga Pia Wurtzbach, ganun speaking level. Speaking of ano, lumalala ang bardagulan. Ang away nila, diba? Nakakaloka. Ewan ko ba naman, bakit ba naman, magaganda na sila, diba? Pinag-aaway pa din. Eh paano pa kaya tayong dalawa? Kaya diba? Tayo ano, kaya tayo ganito. Kaya tayo okay. Wala tayong issue. Oo. Kasi, ano kakainggitan natin sa isa? Parehas pangit. Pa.
Mukha naman tayong sira ulo kung nag-ingitan pa tayo sa kapangitan natin. Wala naman silang ingitan sa isa't isa. Diba? Yung mga tao lang naman ang mga nag-aano dyan. Malamang yung mga dating glam team, may issue-issue, ganyan, diba? Pero naniniwala ka ba na hindi si ano? Si? Hindi si Pia yung pinaparinggan ni Heart? Malamang, hindi naman siguro. Oo, ako naniniwala ko yun siya yun. Sabi nga nila, diba, ang tao, ang ano, ang asong kahul lang kahul, hindi nangangagat. Huh? Oo, anong connection? At saka yung pusa, maingay kapag may mga tao. Correct, kapag nasa bubong. alam mo ang pusa kapag ka naglalandi, maingay sa bubong. Oo. Ganun yung tunog. Kaya sa away nila, ano, ni Pia at saka ni walang kinalaman yung aso at pusa. Diba? Alam natin, Mare, na kapag... Away yan ang magaganda. Oo, away na magaganda. Huwag pang himasukan ng mga tsaka. Huwag tayo makialam. Kaya ayaw din namin pakialaman kasi kaming dalawa pangit. Oo. Diba? So, kung sabihan kami ng pangit, wala. Wala na. Tapos na yung laban. Diba? Di na duman sa barangay. Hindi kami makakaribate. Oo. Ganyan naman sa pagsabihan kaming pangit, I am so sorry. Sorry na lang. Sorry po. Yan ang mga iniiwasan namin kaaway. Magaling bang English o kaya maganda. Kasi pag yon, tapos na pag magaling mag-English, okay, maaaring diba? Makipag... Gaganyan ano na lang kami. Pag magaling mag... Best in English, ganyan. I'm sorry. Oh, sorry. Okay. Mm-mm. Okay, no problem. Ganun. Correct. Kay nanay ko, isa na lang yung kidney niya. Dahil? Ipinusta ko pala. English kasi. Ay! Ay nako, bago ko saan pamapunta na namang parte ng katawan to. Diba? Anyways, hindi ka naman pwede i-donate yun. Oo, hindi. Matanda na yung nanay ko. Correct, diba? Hello kay Donya Grace. Diba? Hindi na yun binalisawsaw kapag binalik mo yun. Nangyaka talaga. Anyways, mga pangga, yan muna. Diyan muna natatapos ang ating unang chikahan for today's video. Sa aming pagbabalik, ka, isang matigbong chikahan na naman na may kinalaman na sa pulis-pulis sa ilalim ng tulay. Oh my gosh. What happened? Diba? Na-involve sa isang young actor. Actress ba ito? Nako! Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo-Woo-Woo! Muli po ako po si Kapitana Sisa. Naman yung Tita Cora. And we're still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo!